Faithful. I'm Karen and I'm from Faithful Montendipa. And today, allow me to share my story that gave me hope and courage to move forward. Growing up, I knew to myself that I came from a broken family. Kaya pala, sobrang dalas nang umuwi ni Papa. And isang araw lang yung ginugugol niya. Then the next day, uuwi na siya to where he truly lives, which is akala ko doon lang siya nag-work. And noong mga panahong wala siya, nagkaroon ng problem sa work ni Mama. Nakulong si Mama for 1 to 2 days dahil napagbintangan siya sa isang bagay or kasalanang hindi naman niya talaga ginawa, na which is yung katrabaho niya naman talaga yung gumawa niya. Pero inilaban namin yung kaso ni Mama until we proved na wala talaga siyang kasalanan. And God is so good dahil we found out na nanalo si Mama sa kaso niya. And after that problem happened in our lives, nagsunod-sunod yung mga hindi magandang nangyari sa buhay namin or sa family namin, which is nawalan ng trabaho si Mama. And kami magkakapatid, kinailangan namin mag-transfer ng ibang school. And worst is, nawalan din kami ng matitirhan. Dahil doon, nahirapan kaming humanap ng bahay. I was just 7 or 8 years old when I experienced those hardships in life. And I can see how difficult it was for my mother to carry all those habang pinapalaki niya kami magkakapatid. That gave me courage to push forward and move on from our past. And it leads me to know more about God, that He gave me hope and transformed my life to depend on Him and to give it all to Him. And I believe there's always a new hope in every broken and faithful situation of our lives, that He will use it mightily to see His greater plan for us. For it says in 1 Peter 5, verse 10, "And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast." And muli, ako po si Karen, and ito po ang aking kwento ng pag-asa.